morning at nandito na tayo sa Casa Federico at kagigising lang natin at medyo talagang makulimlim ang panahon dito. Talagang malamig, parang nasa Baguio. Itutour ko na kayo ngayon dito sa Casa Federico. Ito yung unang tinigilan namin. Ito yung cabin 1. So andito yung isang malaking cabin, cabin 3. At yung isang cabin na yung ito yung cabin 1, cabin 2 at ito yung cabin 3. So kung makikita nyo ang lugar nila ay dito lang sa may tabi ng daan. Kung makikita natin yung view dito sa likod ko, ito lang yung lugar nila. Pagkatapos niyan, bangin na. Ayan. So talagang makikita natin ang lalim ng bangin at makikita mo talaga na puro ulap pag umaga. So hindi pa natin talaga makita yung pinaka-view ng mga mountain kasi sobrang dami ng ulap. So ito yung daan, may mga bench dito, makikita tayo mga bench. So pwede kang magpahinga habang nakaupo dito, pwede kang magkape, harap ng magandang tanawin. Sa mga taong mahilig sa nature, swak na swak ang lugar na ito. Talagang pag pumunta ka rito, talagang nature ang makikita mo. Malayo sa syudad, malayo sa lahat ng ingay na nakagisna natin. Pero dito talaga magkakaroon ka ng peace of mind dahil napakatahimik. Ang maririnig mo lang, lagaslas ng tubig dahil may malapit yata na falls dito. Ang maririnig mo lang ay yung ingay ng mga huni ng mga ibon at iba't ibang klaseng insekto. So ito yung daan. Kung makikita nyo, nakapark yung ating sasakyan bandaroon doon sa may pagkatapos ng parang hallway na to. Ingat ka lang kasi medyo madulas yung kahoy. Ganun nga yung ginawa nilang daan dito na parang medyo artistic ka na na. Pakita mo yung bilog. So ito. Pwedeng umupo. Pang Instagramable naman na ano to, upuan? Oo. Try mo. Instagramable na upuan. Try natin. Kahit basa. At makikita niya yung lugar nila rito. Accessible na accessible. Bakit? Kasi tabi lang ng highway. So highway talaga siya. Tapos makikita natin dito na bukod doon sa tatlong cabin nila, meron pa silang mga ginawang tent. Guys, pakita ko ngayon sa inyo yung isang tent nila na pwede nyong marentahan. Kung kayo gusto nyo yung tent pitching lang, hindi na kayo magdadala ng tent. Meron na silang sariling tent. Naka-ready na. At meron na rin bubong. Nasa ilalim na rin siya ng kubo, kaya hindi na kayo mag-aalala para maulanan. Kasi madalas nga dito umuulan. So ni-ready na talaga nila yung lugar para sa mga campers na gustong ma-enjoy yung lugar ng umuulan. May bubong na. Sa, tara. Ito yung swimming pool nila guys, oh. Ayan, meron pang Buddha, Golden Buddha.
Yan ang kanilang swimming pool. Yan. Yan, medyo malabo lang kasi umuulan. Siyempre yung tubig na galing sa bundok, medyo malabo rin. Pero guys, oh, kahit ganito lang kaliit yung lugar nila, talagang maganda. So tignan naman natin yung CR. So ito yung kanilang CR na common. So may isang pang lalaki, pang babae, at meron na namang shower. So tignan natin ng kampi. So yan ang CR. Bagong-bago pa lang yung lugar nila rito, 2 months pa lang sila nag-ooperate. Kung hindi nyo pa na-try, try nyo. Maganda yung lugar at makikita nyo yung magandang nature. Guys, bihira lang yung ganito. Ngayon lang ako nakakita ng falls sa tabi ng daan. So guys, punta natin. Tingnan natin. Yan guys, ha? Nandito tayo sa may falls sa tabi ng daan dito sa Real Quezon. So ngayon lang ako nakakita ng falls na nasa tabi ng daan. So tingnan natin yung tubig. Kita nyo, ang linaw ng tubig, oh. 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 Nasa talagang mawabasa pag nilapitan ko, eh. Talagang falls talaga. Wow! Yun yan naman guys, oh. Siguro pwedeng maligo rito eh. Ito nga pala yung cabin namin. Tara, pasok tayo. So pag bungad, itong makikita po natin, itong lababo. Tapos meron ding CR. Merong sariling CR itong cabin 1 na to. So ito may lababo. Hindi mo problema sa paghuhugas ng mga utensils nyo. Pati may konting mga gamit na rin para magamit nyo kung magluluto kayo. So tapos ito may terrace. Yan, terrace. May saping, may tarpaulin kasi pag muulan, malakas siguro yung ulan. So, nilagyan na lang ang tabing. So, yung view. May terrace. Pwede kayong magkape-kape. Merienda. Kumain. At ito naman yung view ng cabin. Number 1. Ito yung cabin. So, makikita nyo, meron na siyang mattress. May kama. Meron na rin mga kumot. Hindi na rin kayo mamumblema sa kumot, sa mga gagamitin dahil ready na, nandito na. Talagang sa halagang affordable price, tignan nyo lang sa description below. Lalagay ko yung mga link kung paano nyo kukontakin itong Casa Federico. Ayan guys, nakita nyo na yung cabin man. May yung cabin 2, hindi naman nalalayo, ganito rin. Ganito rin ang itsura. Yung cabin 3 nga lang, nasa taas. So hindi na natin papasokin. Tingnan nyo na lang dun sa kanilang page. Makikita nyo yung itsura ng cabin 3. Siyempre guys, hindi natin palalampasin ng pagligo sa swimming pool. Alam nyo naman, yun ang gustong gusto natin. Medyo malabo lang ang tubig pero tatry natin maligo kahit malamig. Sa ganitong kalamig na panahon, maliligo tayo sa swimming pool.
Oh, ganda. Wow. Malamig. Kasi galing pa yata sa ano yung tubig, Noel, eh. Sa ano yung bukal. Pero ang ganda sana, no? Sobrang lamig. Malalim? Walang hagdan? Walang hagdan? Ito, guys. Ito na. Lamig. Sakit sa pabig. Sa bato. Oop! Sana bukal pala, bukal. Kaya, kaya lamig. Siyempre, kaya naman. Kung di ko tatrayin maligo rito. Sayang. Thank you po. Pakala si Ika, mga alam ng gabi. Niligo pa sila. Well, lamig. Mga taga Manila po. Ah. Kayo po may ari dito? Hindi po. Patiwala po kayo. Nagagawa lang ho, may ginagawa lang po. Caretaker lang po. Yan, siya ang patiwala. Sarap maligo. Sobrang lamig. Pero pag nakalubog na, malamig pa rin? Kaya na, kaya. Pero pag naka ano? Doon ang medyo malalim-lalim. Ah, oo nga, medyo. Saan galing ang tubig po niyan? Ayun, so... Ah, kaya malamig. Opo. So, parang may falls po doon eh, no? Sa may tabi ng daan. Kung gusto niyo yung falls, may falls po niyo doon sa baba. Kaya lang, 400 steps. Ay, ang... Oo, oh, pangarating doon. Ay, ang ano, ang taas. Ay, ginawa naman ng ano, daanan. Ginawa naman ng daanan. Oo. Ay, ano, yun yung daanan. Kaya malamig ang tubig. Madali lang bumaba ang pag-akyat. Pero madali naman yata kasi may hagdan eh. Oo. Kaso madulas pag umuulan. Umulan kagabi eh. Yung dalawa daw dyan gustong bumaba eh. Sabi ko, susubukan niyo. Opo. Try ko kayang bumaba. Baka mahirapan ka. Kung hindi sana umuulan. Kaso pag umuulan, medyo maano maganda eh. Yun, may ano yun, may maganda ng picture doon, may parang may kuwi pa doon. Eh. Ah. Bumabagsak yung tubig. Hindi ka doon bumabagsak yung tubig. Yung tubig, ito yun, ito yun. Hindi ka doon sa picture. Pag summer po dito, maganda. Pag summer. Kasi ano eh. Balik tayo dito pag hindi tag-ulan. Ang mga March, April siguro, ano na? Try natin bumalik dito ng mga April. Para makababa tayo doon sa 400 steps. Sarap. Pero ramdam mo pa rin yung lamig. Malamig talaga. Ah, oo. Nako, hindi ako pwede sa ganyan. Hindi ako pwede sa ganyan. Sisipunin ka nyo, baka lagnatin ka pa.
pala si Ate Belen, yung caretaker dito sa Casa Federico. Ayan. Kaya baka gusto mo silang invite-in sa mga viewers natin. Ano po kayo, ma'am, sir? Baka magustuhan nyo pong pumasyal dito sa Casa Federico po. Maganda naman po, kaya lang medyo maulan yung punta nila, sir. Pero solid po naman. Okay, thank you. Sige po, God bless po sa inyo. God bless po. Eh, salamat ha. Ito. Yung aming channel, ipaki-support na lang. Sige po, sir. Salamat. I-scan nyo lang po yan. Ma-redirect na kayo sa channel na. Sige po. Ingat po. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Salamat po. Pauwi na po tayo. Salamat. Mababait yung kanilang mga caretaker. Very accommodating at tinutulungan ka sa pagbukas ng bahay.